Hi, welcome again to my channel. Okay, ngayon ang kukumpunahin po natin ay paano i-adjust o paano ayusin ang background using your green screen. Okay, first, una nyo pong gagawin bago natin to i-proceed is kailangan po natin, kung mapapansin nyo po, dito sa ginagawa kong screen, video screen, so yung background ko, so yun po, ayusin natin yan. Pero OBS po yung gamit natin, so dalawa po yung camera na ginagamit ko. So doon sa USB camera, doon natin a-adjustin yung background. Okay, so ngayon ayusin po natin ano po yung requirement. First, kailangan meron kang background screen. Then second, yung lighting mo dapat maliwanag. Dito sa left and right mo, meron kang ring light. Kahit nga sa tapat mo, meron kang ring light. And then sa likod mo, may konti kang lightning. And then sa dito sa ibabaw mo, sa kisame, kailangan meron ka ding lightning. So maliwanag siya dapat. And then siyempre, ang sabi ng iba, kailangan maganda rin yung camera mo para yung capturing ng video o ng hindi sa pixelated. So depende na rin po yan sa inyo. Kasi meron, one of the best camera talaga is a Logitech C922, which is na affordable naman siya sa iba, pero sa akin hindi ko pa rin siya kaya. It's almost nasa mga 6,000 to 7,000 in. So ngayon ang camera ko pong ginagamit is my laptop, and also yung i-sample po natin is yung Rapo C260 HD 1080 Pro. So yun lang po, sira po po kasi napakamura, bibili mo lang sa Shopee, worth of 1,300 pesos. So plus na yung shipping fee, so 1,500. So yun po, hindi po ako nagpapa-advertise ng mga kamera. Ano, ang sinasabi ko lang, kung saan ka capable, gagamitin yung camera sa pag-a-adjust. Kung hindi naman permintihan yung pagagamit mo, you can use na yung mga mumurahin. Pero kung nag-online class ka, sumasali ka ng mga presentation and else or ano, so you need a good camera, which is pwede na yung Logitech C922 camera pro. Napakaganda po yun, so kung kaya niya afford, but for now, kung hanggang kaya no. Dati ang ginagamit ko lang po, NDI HX camera plug-in, so binili ko po siya ng worth of 1,000 pesos plug-in using my iPhone phone. So yun po ang ginagamit tong camera. So yun, doon ako nag-a-adjust ng black screen. Kaso lang po, ang problema doon is when I'm talking, so na delayed yung deliberation ng video capturing, pero nauuna yung audio ko. Yun po yung papansin ko. Minsan, pagka hindi maganda yung internet, so nagahang, nag-i-standby. Yun po yung disadvantage ng NDI. So far, so good naman po lahat na subukan ko. Ngayon, gagawin po natin ngayon is paano i-adjust yung background. Okay? So, gamit po yung camera natin na Rapo C260 HD 1080 Pro. Okay? So, pupunta po tayo dito. Plus, sign, video capture. So, papangalanan ko lang po ito. Rapo C260 HD 1080 Pro. Para makita po niyo kung gusto niyo kung ganito kami. Yan. So makikita niyo, yan. So ito po yung pangkahalatan na makikita niyo talaga. Okay? Pwede na po pumili OBS virtual camera. So OBS virtual camera, it's just pwede rin naman siyang gamitin like dito, pero mas meron naman tayong USB na didetect niya. So yan po. Okay? Choose. Okay? And then yan. So ito po yung pangkalahatan talaga ng background ko. Nakikita niyo yung bag ko dyan, yung pintuan, very easy. So ang gagawin natin, paano natin ito ma-adjust? Okay? So pupunta po tayo ngayon dito, right click, ipi-filter natin, and then plus, ika-crop, and then yan. Adjust po natin. So ko, adjust ko to ng 450 size. So tataasan ko pa. Yan, napakaganda. And then ito naman po, medyo mataas-taas, 560. So, tataasan mo po ito. Yan, di ba? And then sa top naman po, pwede ko siyang
Yan, pababaan pa ganyan. Yun. So, okay siya, di ba? So, na-adjust para kang talagang nasa office. Ngayon, tatanggalin natin yung nasa likod na yan. So, gagamitan natin ngayon ng chroma key, if you're familiar with this. So, po siya po yung nag-a-adjust. Okay? Yan. Okay? Yun. So, nakita nyo, nagkuhan yung likod. So, check natin. Ito talaga yung default color niya. So, malaki din na itulong ng mga lights, yung background lights. So, ngayon, kasi napapansin nyo, meron pa siyang green dyan. So, a-adjust natin. Okay? So, kailangan din yung adjustment dyan is hindi ka maging katulad magkaganito, mawala. So, adjust mo rin dyan na talagang walang nakikitang mga ganto-ganto. Dapat nga walang yan. Pero because of the lights, kulang yung light natin. So, medyo adjust natin. So, importante mawala ito dito. And then yon. Yan. So, nakikita nyo, di ba? So, pwede nyo i-adjust ang ganyan. Tapos, yon. So, para napakaganda po, gagawin natin, siyempre, mag-a-add po tayo ng background. Okay? Para maganda po siya. So, ako, meron po ako talaga ni-ready dito kasi pang zoom. So, either pipili naman po tayo, either kung nasaan ka. Yan, pero minsan ito, napakaganda. So, parang maganda siya dito. Dapat, adjust natin. And then, yon. So, di ba? Napakaganda. Yun, napapansin nyo po dito, meron siyang lights. So, para hindi siya ma-disturbance, babalik po tayo sa filter. Okay? Yun, adjust natin yung kanya ganyan. Medyo liliit lang tayo. Yun. Di ba? Ayos siya. Napakaganda. And then, adjust mo naman para sabihin na andyan ka. So, dito ka. Yan, dyan ka ngayon. So, makikita nyo, pag hindi exact lightning, yan, mayroon medyo nagkukan siya. Alata. Yung! Diba? So, yan, pagka natin ka ng presentation o nagpe-present ka, pwede to siya. Ngayon lang gawin mo. So, very easy and simple lang po talaga, no? So, magbabagay-bagay mo lang talaga sa background. Babagay mo lang din yung ilagay mo sa likod para hindi malata din na mayroong guan dito, yung in-adjust mo siya. So, yun lang po, napakadali at napakaganda lang talaga ng ginagawa natin, OBS. So, buti na lang, mayroong isang magaling na gumawa nito at ito, nagagamit ako siya sa online and the presentation. So, see you on the other video. Maraming salamat po. Bye-bye!